Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ako po si Father Richard Bolaton, Priest Shepherd ng Society of St. Celestine V. Ngayong lockdown, marami po ang nanghihingi ng panalangin at anointing para sa kanilang mga may sakit na nasa ospital o nasa sariling tahanan. Hindi man tayo makapunta physically, ito ang sagot ng simbahan para sa sakramento ng pagpapahid ng langis sa mga may sakit at karamdaman. Samahan po ninyo ako sa panalangin puspos ng pag-asa at pananampalataya para sa mahal sa buhay na nagdurusa sa karamdaman. Itapat po ninyo ang inyong kamay sa may sakit at sa bayan ako. May He who is the only Lord and Redeemer bless you and keep your body sound and give health to your mind and soul forever and ever. Amen. Kung may holy water sa tabi, isunod natin ang pagwiwisik ng banal na tubig sa may sakit at paligid habang sinasambit. Samahan po ninyo ako sa panalangin. May this holy water remind you of your baptism in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Muli nating itapat ang kamay sa may sakit at ipanalangin ang kanyang kagalingan ng ilang sandali. Ngayon po, gamit ang hinlalaki. Markahan mo ang noo ng may sakit habang binibigkas natin. Through this holy anointing, may the Lord in His love and mercy help you with the grace of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kayong din, markahan ng krus ang magkabilang palad ng may sakit habang ating dinarasan. Una sa kanang kamay. May the Lord who frees you from sin save you and raise you up in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Ngayon naman sa kaliwang kamay. May the Lord who frees you from sin save you and raise you up in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Dasalin naman po natin ngayon ang panalangin pagkatapos ng anointing. Father in heaven, through this holy anointing, comfort us in your suffering. When we are afraid, give us courage. When afflicted, give us patience. When dejected, give us hope. When alone, assure us of the support of your holy people. We ask this through Christ our Lord. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at mabathalang aral, atin pong dasalin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pamamatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Concluding prayer. May the Lord be with you to protect you. Amen. May He guide you and give you strength. Amen. May He watch over you and keep you in His care and bless you with His peace. Amen. And may Almighty God bless you, the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen.